Hello everyone, ayan. Tingnan nyo ang aking itsura po, haggard na haggard. Simula ako'y nagkasakit. Tingnan nyo yung mata ko. Tsaka medyo pumayat daw ako, sabi nila. So, dahil sa heat stroke po, ang hirap pumilos. Kasi yung konting init talaga, binibiyak yung ulo ko kahit na nasa kotse ako. So, pag nakakaramdam na ako ng init ng ulo, yung dugo kasi umiinit eh. Yung ng heat stroke. So, masyadong umiinit yung dugo ko. So, once na umiinit yung dugo, it is possible na it's possible na pumutok ang ugat or something. So, yun yung problema ko sa heat stroke. So, halos isang linggo rin ako, mahigit isang linggo rin ako nakahiga. Umalis ako the other day, sandali, pero mainit. So, hindi kinaya ng ulo ko, balik ako ng bahay. And then, yesterday, umalis ako, pumunta ako ng special place para doon sa nilalakad namin. Ayun. Tapos nag-vlog nga ako, di ba, kagabi, tong kay Francis Leo Marcos, yung naging issue sa kanya na sinasabi niyang na-persecute siya, which is wrong. Kasi hindi naman siya pinersecute. Dahil kung persecuted siya, mismo mga NBI agent o mga ano ang pupunta sa kanya. Tsaka not the cybercrime. Kasi dapat yung mga CIBG or police or NBI sa ibang departamento ang pupunta sa kanya. Kaya lang, since siya mismo ang nag-email sa cybercrime division, kaya pumunta sa cybercrime yung kaso niya. And since sa cybercrime may tatlo siyang kaso na nakita, kaya siya ay pinuntahan. Kasi doon nag-start lahat yon. Bilang Francis Leo Marcos na merong warrant of arrest, so kaya nahawakan siya ng NBI, cybercrime division. So yun lamang, a little bit sharing lang yon. Ngayon, doon sa absence namin ni Ma'am Marjorie, pareho kasi kami may sakit eh. So hanggang ngayon may sakit pa din siya. So kakatapos lang namin mag-usap, and we decided to continue to send some money dun sa mga nag-aantay, although it's late. Pero what we promised, it will continue. Yun lang, sabi nga namin, dahil hindi naman kami mayaman na tulad ng may sumusuporta o may mga nakukuhanan ng pera si Francis Leo Marcos, so kami ay wala. At uulitin po namin, ito po ay aming hati-hati lamang. At kung ano man yung pera namin, yun lamang po ang aming ibinibigay. Kaya wala pong mayaman sa amin na nagbibigay ng sobra, tulad nung sinabi ng Jovi Marinas ba yun, na na humihingi lang ng tulong, siya pa yung nagagalit. Tapos sasabihin pa na kami ang kumikita. Excuse me po, nakakakalahating milyon na po kami at wala po kami hinihingan kahit isa. Kami po ay hati-hati, at especially po ako, sa lahat ng kaya ko, kasi bilang ako yung negosyante sa grupo, so ako po yung mas malaki ang chance na kumita kahit papano po ng pera. So kaya wala pong mayaman sa amin. So intindihin nyo lang po kami, dahil kagustuhan lang namin tumulong, hindi po namin obligasyon yan. Pero inilagay na po namin sa mga balikat namin bilang obligasyon na matulungan kayo. So sana po walang bastusan. At higit sa lahat, walang salita na kumukuha kami ng pera at ginagamit namin o para kumita lang at ginagamit namin kayo. Hindi kami si Francis Leo Marcos. And besides, itong mga pera namin to, dapat ikain ko na lang sa labas o i-shopping ko. Pero hindi, pinaghihirapan ko, especially po ako. Pinaghihirapan ko ng gusto ang perang yan. Babiyahi ako, pupunta ako sa client ko, babiyahi ako pabalik, daladala ko yung sasakyan ko, nagmamaneho ako, 5 miles away, kung gaano kalayo, pinaghihirapan ko namin lahat yan. Especially ako. Ako lahat ang gumagawa, wala pong iba. Kaya wala po sana kami marinig na kahit anong mga pangit na salita mula sa inyo. Hindi ako nanunumbat, pero sinasabi ko lang po para hindi na maulit yung ginawa ng Joey Marinas. Kasi talagang hindi po maganda. Ako kahit sino po, wala akong hinihingan ng tulong. Nung ako'y naghihirap 2019, may mga kaibigan akong nilapitan hinihingan ng tulong, pero tinanggihan ako lahat.
Sa biyaya ng Nanginoong Diyos, ako po ay naka-recover sa tulong ng ibang tao. Ang ginamit po ng Diyos ay ibang tao at hindi ko kakilala talaga. And praise God for that. So kaya po, in return, yun po ang aming ginagawa sa inyo. So si Sis March po ay nagtatrabaho po kahit nasa Australia, pinaghihirapan pa rin niya ang pera. Si Sir Joms, si Sir si Richard, si Grace, lahat po ay nagtatrabaho lang. Kaya po hindi kami ganoon kaano para magpaano sa inyo. Una-una pag nagkasakit din kami, syempre we have to look after for ourselves. Kami din po ang magbabayad ng mga medication namin, di ba? Pag namatay kami, unang-una pong iiyak ang aming mga pamilya in Jesus name. Pero sa kagustuhan lang namin pong makatulong dahil hindi ako naiisip ko kung mahal ko nga ang mga hayop o yung mga pets na, ayan na yung mga pets ko, if you will see, ayan. Ayan. So, asan pa yung isa kong makulit na Pomerania. At saka may dalawa, may ang pusa ko ngayon ay 10, 13, 16. So, kung naiisip ko po na kung ang mga pets ko nga, ay, ayun pala yung pom. Ayun, o. Nasa lamesa. Nandun. Ayan. Kung naiisip ko po na sila ay pakainin ng masarap araw-araw, biruin nyo, bibili ako ng pedigree, ng dry food, bibili pa ako ng wet food nila na pedigree, bibili ako ng Whiskas, bibili pa rin ako ng ano ng cat. Sipin nyo po, kung gaano ako gumagastos para lang sa pusa at aso. Nakakumagasos ako hanggang 30,000, pero po, isipin nyo, hindi po sila tao. Kaya, yun po ang puso ko, kung mga sila minamahal ko, bakit po hindi ang kapwa ko? And that's the reason why we are doing this. So, please, spare us and wait. Yun lang naman. Even pag tayo nananalangin sa Panginoon, ganun din po. Pag tayo nananalangin sa Panginoon, we keep on praying. Sabi nga ng Panginoon, kung ibibigay ko sa'yo yan, pero mag-antay ka. You have to wait. Kasi patience ang kinakailangan dyan. Yung pasensya nyo sa pag-aantay ng inyong biyaya. So, yun lamang po. Kasi ako, 2019, I did the same thing. Nagdasal lang ako, the relationship with God, talagang yun lang. Iniiyak ko lahat sa Diyos, pero I stand on that. Sabi ko nga, ibibigay yan ni Lord on the right time. So, ibinigay ng Panginoon. It was November. So, ibig sabihin, ang haba ng prayer ko, isipin nyo, from January till November, dun lang po ibinigay ng Panginoon. So, lahat po, it's required patience. So, kung wala kayong patience at ang dami nyo pang sasabihin sa amin, eh, block na lang namin kayo. Kasi marami pa kami maririnig sa inyo na kami na nga po ang nag-usa, di ba? So, yun lang naman. Sakit na ng damdamin, nakaka-high blood, nakaka-ano, wala kaming pinapaasa sa inyo. Kaya lagi namin sinasabi, ang aming pinapadala ay galing sa truck, galing sa mga sahod namin, so yun ang pinaghahati-hatian namin, so mag-antay kayo. Yun lang naman yun. Ngayon kung ayaw nyo mag-antay, you are free to go. Wala po kaming obligasyon sa inyo, wala din kayong obligasyon sa amin. But then, kami po, hindi ang obligasyon namin ay galing sa Diyos at para sa Diyos. Kasi siya po yung kausap namin nung kami ay nagdesisyon na tumulong. Especially po ni Sister March. Talagang nagpray pa kami para dyan lang po. Kaya maging fair naman tayo. Yun lang naman. So don't judge us kasi wala kaming pakinabang na tulad ng sinasabi nung Joey Marinas sa ginagawa namin. Pero naniniwala kami dahil hindi naman ito pakinabang kung hindi pagbabalik ng biyaya po o ng grasya ng Diyos sa pamamagitan niyo po. So, ibinabalik po namin. So, yun lamang po. So, kay Kim, kay Sherilyn, alam ko si Sherilyn yung taga Pampanga na naiwan na isa kasi 21 lahat yan eh. So, yung 20 tapos na. So, siya na lang. So, ayun po, and we may request you all, yung mga nakatanggap na sa amin lahat, pakaunting video lang po, ang sasabihin nyo lang po kung ano yung pagpapasalamat nyo, kanino, kasi po, ilalagay lang namin sa YouTube para just in case po magkaroon ng mga problema katulad nung kay Francis Leo Marcos, so at least may recipient kami, hindi po yung katulad sa kanya na puro video-video lang na siya ay nakikinabang. So kaya nga kami, lagi namin sinasabi, itatabi namin lahat ng resibo, lahat. Kaya po, ganun. So,
yun lamang po, naway maintindihan ninyo that we are willing to help. Kaya lang yung ginawa kong YouTube sa DCWKNB, sabi ko doon kayo mag-register, wala pong nag-register doon. So, hindi po tayo makakapag-umpisa hanggat hindi kayo nag-register doon para doon po sa mga susunod nating gagawin. So, yun lang po. Mag-register na po kayo doon para makita lang namin. Kasi kung tutusin, kung gusto ko lang pumita sa YouTube, doon na lang kayo sa Inday Marie. Ang subscriber ko po is nasa 127K na. So, since hindi naman yun ang 1,200 something na naman pala, not 127. But, kung gusto kong kumita, doon po kayo papupuntahin. Alam niyo yon. Pero, since sabi ko nga po, you can subscribe din sa Inday Marie kasi para dun sa mga updates ang ginagawa namin. Especially dun sa mga prinsipyo na pinaniniwalaan namin, na pinaglalaban namin. So, subscribe po. Pero dun po sa DCWKNB, yun po yung gagawin nating simulano lang para sa lahat. Yung matulungan namin kayo on how and what. So, tsaka po yung mga iba naming what you call that. Yung cooperative na iniisip namin, so doon na lamang po. Kasi po, ayokong mag-mix. So, ayokong mag-mix yung Inday Marie, ayokong mag-mix yung kaya inilipat ko siya. So, doon na lamang po kayo mag-subscribe at saka mag-register. So, yun lamang. Salamat at naway ngayong Pasko, maging maganda ang Pasko natin lahat. And kung talaga pong ako'y papalarin at pagpapalain ng Diyos na sobra-sobrang biyaya, maganda po ang magiging Pasko natin lahat. So, yun lamang po naman. So, we welcome you all in this group sa KNB. Ito po ang grupo na may puso para sa lahat at hindi po ito para sa politika. Ang puso namin ay makatulong sa inyong lahat, makatulong sa ating bayan at makatulong po sa ating pamulo. So, higit sa lahat po, magkaisa dahil yun naman ang tama. Let's pray all. Trust God. Yun lang naman po. Mahirap kasi talaga mas madaling pagkatiwalaan ang mga manluloko kaysa sa mga taong matitino. Which is normal sa lahat ng bagay kasi nga si Kristo Jesus, ganun din po yung nangyari. So, nasa inyo na po ang desisyon. So, keep in touch, everyone. Salamat. Ayan, sumasakit na naman yung ulo ko. Kaya medyo, para akong bangag. Salamat po.